So, ayan mga ha-momshie, ready na yung ating special peanut Maja Blanca. So, ayan yung outcome niya. Super ganda po. And, yummy-licious po yan talaga mga ha-momshie. Well recommended po. And, masarap na dessert po talaga ito for this coming holidays mga ha-momshie. So, try nyo na rin po and give a comment mga ha-momshie. Maraming salamat po. So mga kamamsi, ayan, ready na yung ating lalagyan ng ating special peanut Maja Blanca. So, tara mga kamamsi. So, ganyan dapat yung texture ng ating Maja paggagawa tayo mga kamamsi. So, perfect na perfect talaga ito mga kamamsi for this coming holidays. So, gawa din kayo mga kamamsi and well recommended talaga itong ganitong style mga kamamshi kasi maraming times na po akong gumawa nito and na-achieve ko na rin yung tamang timpla ng mapapawaw talaga kayo mga kamamshi. Gusto ko rin din i-share sa inyo para medyo din kayong idea mga kamamshi. So ayan, as in super sarap nito mga kamamshi. So pwede kayong maglagay nito ng cheese na toppings. Kahit na ano na gusto nyo, mga kamamshi. Pero ako nga, peanut yung gusto ko. So, peanut yung ilalagay ko na toppings, mga kamamshi. Okay? So, ayan. Ilagay natin din na siya lahat. Para mas masarap talaga, mga kamamshi. Ito yung the best na ano Filipino dessert para sa atin mga kamamshi, di ba? Sinong relate yan? So ayan, almost done na mga kamamshi yung ating special peanut Maja Blanca. So i-sharing ko lang sa inyo mga kamamshi. And wait lang namin siyang lumabig and then ready na yan mga kamamshi. So happy weekend everyone. Bye-bye. Tschüss. So, tara, mag-umpisa na tayo mga kamamshi. So, yung magiging ating first na ingredients ay... So, ayan mga kamamshi, yung ating first ingredients, yung ating coconut. One can lang yung aking gagamitin. So, ganyan. Today is Saturday mga kamamshi. So, happy weekend everyone. So, ayan. So, ayan. Sama na natin yung ating cream mga kamamshi, yung all for Nestle cream pag nasa atin, pero pag dito sa place ko, yung ginagamit ko is yung ganito siya, yung cream na pang cooking talaga. Yung ginamit ko is 250 grams siya mga kamamshi. And after that, maglagay din tayo ng 1 cup na milk. So, ayan yung ating 1 cup. So, hintayin lang natin siyang mag-boil mga kamamshi para maluto yung ating coconut. And then, after that, yung ating mga nilagay na ingredients mga kamamshi. So, let it boiled lang talaga siya. Okay? So, ayan. So, keep on watching lang kayo mga kamamshi. So, ayan mga kamamshi. Nag-boiled na siya ng konti. So, maglagay tayo ng konting konting salt mga kamamshi. Tapos, the next is for today, maglalagay tayo ng, mag-use tayo ng condensed milk mga kamamshi.
Yung gagamitin ko lang is 1 cup and then after that, kayo na lang po mag-adjust mga kamamshi kung gusto nyo pa yung masyadong matamis o yung katamtaman lang yung tamis niya mga kamamshi. So, ayan. 1 cup muna yung akin gagamitin and then later, iti-taste na lang natin siya if needed pa natin siyang dagdagan. Okay mga kamamshi? So, talagang special yung ating peanut maha mga for today's mga kamamshi. So, maiba naman kasi normal talaga yung maha bangka is corn yung kanyang magiging toppings. Pero, gusto ko lang yung peanut kasi parang feel kong kumain ng peanut now mga kamamshi. So, ayan. I-let it boil pa nata natin. I-let it boil pa natin talaga siya mga kamamshi. Yung heat na ginamit ko now is medium lang mga kamamshi. Okay? So, keep on watching lang po. So, ayan mga kamamshi. Almost kumukulo na talaga siya. So, i-add natin yung ating prepare na peanut. So, ayan. Bale, kanina, naano ko na yan mga kamamshi. Medyo na-toasted ko na siya ng konti para medyo crunchy-crunchy yung ating toppings mga kamamshi. So, ayan. Tira tayo ng konti para later sa ating toppings. So, ganyan lang. Ka-easy mga kamamshi gumawa ng special peanut maja blanca. So, dapat talaga well cooked talaga yung ating coconut mga kamamshi para hindi siya madaling masira. So, ayan. Kita niyo mga kamamshi. So, tamang-tama lang yung kanyang pagka-brown ng peanut. So, wait pa natin siya ng medyo konti pa. So, then, i-add na natin yung ating cornstarch mga kamamshi. So, ayan mga kamamshi. Okay na yung ganyan yung luto natin. Naging marami na yung boiled mga kamamshi. Yung magiging next step natin is yung ating heat is lagay na natin siya sa low mga kamamshi. And then, after that, i-prepare natin yung ating cornstarch sa water mga kamamshi. Para mahalo nyo siya later ng maayos. So, ayan. Shake ko lang. Minimix ko lang ulit yung aking prepare na cornstarch para ilagay ko mga kamamshi. Ayan yung cornstarch tsaka yung water. Kasi ako lang mag-isa mga kamamshi. So, dapat ganyan talaga. So, continue lang tayo ng stirring mga kamamshi. So, okay na yan. Don't forget na low heat nyo mga kamamshi, okay? Kasi later, pag malakas yung apoy, mayroon siyang tendency na magbilog-bilog siya. Kaya dapat continue lang talaga ng paghalo. Thank you.
continue lang mga kamamsi. Ganti talaga pag ano, pag mga blanca, dapat well prepared talaga tayo sa paghalo. So, nakikita nyo mga kamamsi, hindi tayo nag-struggle nung nilagay natin yung ating cornstarch kasi mahina lang yung ating apoy. Diba? Kita nyo, super nice. So, ayan mga kamamsi. Sorry, gising na yung aking bonaki. So, well, may ganito akong ganap mga kamamsi. Diyan din siya naglilikot-likot. Pag nalagay nyo na yung cornstarch mga kamamsi, nasa low heat diba siya? Almost 5 to 8 minutes mo lang siyang igaganyan para maluto din siya ng maayos mga kamamsi. So nakikita nyo ang ganda ng ano ng outcome ng ating maha mga kamamsi. Kita nyo mga ganito man, kamamsi, nagsisticky na talaga siya. So, ayan, pwede nyo na yung, ano, turn it off yung heat para ilagay nyo na siya sa, ano, sa lalagyan mga kamamsi. So, ayan, almost done na yung ating special peanut maja blanca mga kamamsi. Look, mga kamamsi. As in. So, for today's vlog, ayan lang muna yung ating magiging update sa ating YT channel mga kamamsi. And thank you everyone. Happy weekend po sa ating lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Tschüss.